Okay, general law or general law and specific or special act. O general law or general act or specific law or specific act. So, anong difference nun? Yung general law, wala siyang class. So, lahat ng subject, tao, bagay o lugar, sakop niya. Example nito, General Appropriations Act. Kasi, pag sinabi mong General Appropriations Act, budget ng gobyerno para sa kanyang mga project. So, ibig sabihin, ang tinutulungan nito, lahat ng Pilipino na nakatira sa Pilipinas, lahat ng citizen ng Pilipinas na nakatira sa Pilipinas, yun yun. Kasi yung mga proyekto ng gobyerno na binabudgetan ng mga na binabudgetan ng GAA na yun o ng General Appropriations Act, para yun sa lahat ng Pilipino. Sana malinaw. Then yung special law or special act is pertaining to a particular person or class, or pertaining to a particular person, class, or things. So, ibig sabihin na example nito, yung Universal Health Care Act. So, ano itong Universal Health Care Act? Ito ay specific law kasi ang concern lang nito ay dun sa mga taong nagkasakit, mga taong may disability. So, yun yun. May condition sila. May sakit or disability. Specific. Yung General Appropriations Act, wala. So, yan. May natutunan tayong bago sa batas, no? So, hindi mo pwedeng hindi alam yung mga bagay na ganyan. Kahit hindi ka abogado, dapat alam mo yung general law at saka special or specific law or special law. So, yun lang po.